iba't ibang emosyon ang ating pinagdadaanan. Isip human being na nilikha ng Diyos. Hindi naman pwedeng para lang tayong tuod. Alam niyo yung tuod? Yung hali pinagputulan ng kahoy. Undol. Undol, no? Sometimes masaya, nalulungkot, o kaya naman balisa, stress. Pero nawa sa umagang ito, ang ating emotion ay masaya. Amen? Amen. Sabihin sa katabi, masaya tayo ngayon. Ang pulong sa Ginoo na title na Emote Properly. Emote Properly. Minsan may galit na mga relihiyon sa kanilang kapwa relihiyon dahil sa panahon ng worship, walang kaimo-emosyon. Para baga mga tuod lang, kaganyan lang. Hindi mo alam kung kumain na ba o puyat ba o may malayo ang iniisip o may problema ba. At meron din namang mga simbahan din na sobra din yung kanilang emosyon. Meron nang tumatakbo-takbo sa harap. Meron nang lumulundag-lundag na hindi mo mawari kung anong nararamdaman. So, meron din mga ganon. Eh, ang sabi ng Biblia, lamang gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan. So, emote properly. Ang emosyon po sa biblical na bahin ay meron pong malaking role sa buhay natin at benepisyo rin sa ating paglago. Actual, merong dalawang kwan, merong dalawang extreme na kailangang ingatan ng isang Kristohanon. Extreme number one, yung emotionalism na tinatawag. Kumbaga, unnecessary na emosyon na ipinapakita ng isang tao. Where people depend more on what they feel in their heart rather than on what they read in their Bible. Itong taong ito ay nakadepende na siya sa kanyang laging nararamdaman sa kanyang puso. Hindi na sa proper way yung pagpapakita ng emosyon. Ito yung extreme ibalik na pagpapakita ng nararamdaman na wala sa wasto at hindi biblikal. Maari itong maging dahilan na ma-disobey mo ang mga salita ng Diyos. Even sa worship. Sa worship ay ang pangit naman na sa loob tayo ng simbahan tapos wala tayong kaimo-emosyon, no? Hindi ba kumikilos ang Holy Spirit sa'yo? Ang ganyan yung question ba? No? Kung extreme naman, baka sabihin ng tao, pinasukan yata ito ng 1,000 espirito. Ayan. So, according sa 1 Corinthians 14, verse 40, lahat daw ng dapat nating gagawin ay gawin natin sa tamang paraan. No? Orderly passion. At huwag din natin i-overlook yung warning sa Proverbs 28, verse 26 na he who trusts in his own heart is a fool. Yung tao raw na so, nagtitiwala sa kanyang nararamdaman lang ay mangmang. Kasi itong taong ito ay madalas papahamak, mapaaway, o kaya ay maglabas ng samot-saring emosyon na hindi naman naaayon sa kalagayan o bisan pa sa biblical na prinsipyo. Yung pangalawang dapat iwasan is yung formalism. Kanang pag-worship lagi, bigyan po nato ng kanang feeling ibalay mga itong pagsamba, no? Amen? Iwasan din daw natin yung extreme formalism na para lang tayong mga tuod sa loob ng church na wala man lang kaimu-emosyon. In which there is a complete lack of emotion in worship and service. Yung talagang kakulangan ng emosyon sa pagsamba na para bagang wala siya sa isip niya na nagsasamba sa Diyos, parang ganyan ba. Na kapag kinakanta na yung mga awitin, pag kami nagmimensahe na ang pastor, nagsishare na ng word of God, parang walang kareaction na para bagang nauunawaan niya kaya o hindi. O pumapasok kaya sa isip niya. O. Yung kaya nga nilagay yan sa cellphone, yung emoji man siguro yan. No, yung may mga smile sa pangalapan. Kaya para yung words mo
mas ma-emphasize mo through that emoji. Pagka may heart-heart, may smile, at least may emotion. Kasi ang pangit ng sobrang formal lang. Sumugod si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. So, ibig sabihin, nandun talaga yung involvement of your whole heart. No? Na nararamdaman mo talaga na ikaw ay sumasamba sa Panginoon. Pag may puso ang pagsamba, natural ang nadarama, hindi maikakaila. Amen? Kumbaga, nagiging natural na yun at hindi mo yun maikakaila kasi lalabas talaga yan sa iyong emosyon. No? Yung iyong buong pusong pagsamba sa Lord. Amen? Emotion has a proper place. Okay. Meron po siyang saktong lugar at ang emotion ay mahalaga. Emotion is necessary. There is to be emotion of love. No. Ang hindi umibig ay itatakwil. According sa 1 Corinthians 16 verse 22. There is to be the emotion of hope. According sa Romans 12 verse 12, rejoice in hope. No. Rejoicing in hope. There is to be emotion of joy. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Ang sabi niya sa Philippians 4 verse 4. And there is to be emotion of sorrow. Hayaan natin pag panahon ng paglungkot, ipakita rin natin na nalulungkot tayo. No? Ilabas natin yan. Baka sasabog tayo pag hindi natin ilabas yung emotion na yan. Diba? Sa 2 Corinthians 7 verse 10, godly sorrow worketh repentance to salvation. And there is to be the emotion of hate. Itong hate nito, hindi sa kapwa-tao, kundi sa kasalanan. Yung sinasabi rito sa Proverbs 8 verse 13, the fear of the Lord is to hate evil. Ang pagkatakot daw sa Diyos ay magdudulot siya ng pagkagalit sa kasamaan. Pag mahal mo na si Lord, galit ka na sa kasalanan. Pero kapag mahal mo yung kasalanan, galit ka kay Lord. Kasi kapag kinakorek ka ni Lord, galit ka sa Kanya kasi ayaw mong mawala sa iyo yung kasalanan. So, there is to be the emotion of fear. Sa Matthew 10 verse 28, fear Him, which is able to destroy both soul and body in hell. Huwag daw katakutan yung mga pumapatay lang ng katawan, katulad ng kung anong mga virus. Sabi, matakot tayo sa Diyos na may kakayahang pumatay sa katawan at kaluluwa doon sa impyerno. There should be emotion of fear. Emotion must be based on God's Word. Dapat po, dahil tayo ay Kristuhano na, Bible-based na rin yung ating mga feelings. Ang mga feelings na ito ay magbibigay siya ng bunga sa atin na katulad po ng sinasabi sa John 1 verse 1 John 1 verse 9. We love because He first loved us. Kanang nagmamahal tayo sapagkat ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. Nung nalaman natin na tayo ay iniibig ng Diyos, itong emotion of love na ito, nagbubunga rin siya ng pag-ibig natin sa kapwa. Amen? Sa 1 Peter 1 verse 3, every time na napapakinggan natin, narinig natin yung mga magagandang promise ng Lord na hindi niya tayo iiwan at kung ano pa man, itong mga promise na ito ay nagdudulot din sa atin ng emotion of hope. Amen? No? Ang pangit naman kung nabasa mo yung mga promises ng Lord tapos wala ka man lang ka-emotion na feeling blessed ka dahil meron kang pag-asa. Amen? Na everything will be alright. No? Na God is in control of everything. Kapag ikaw ay na-inform na naman sa kapasayluan ng Ginoo sa imo, no? Ay angay ikaw magmalipayon. No? Magbubungayan sa imo ng emotion of kanang joy. Wow. At kung nabasa mo ang pag-rebuke ng Ginoo sa imo ay magbubunga yan sa iyo ng emotion of sorrow for sin. Malulungkot ka na sa mga nagawang kasalanan mo at lalayuan mo na siya. Kapag nakabasa ka ng mga mo warnings at mga kanang pahinumdum ng Ginoo, then sa Hebrew
10:25-27, magkakaroon ka ng emotion of fear sa Panginoon. Wow! So, dalay ko ng Ginoo, no? Kaya pala hindi tayo ginawa ng Diyos na robot, sapagkat para maramdaman natin yung kanyang mga salita, upang sa ganon tayo po ay maging natural human na pwedeng mag-bless sa mga salita ng Diyos. Emotion must produce godly fruit. No? Hindi pwedeng wala siyang bunga. Emotion has a purpose and fruit sa ating buhay. Kung walang dalang bunga ang emotion, ito ay emotionalism. After all, na naramdaman mo siya, kung walang mangyayaring action, kung walang mangyayaring changes sa buhay mo, that is just an emotionalism. Grabing kwan. Grabing saya niya kasi pinagpala siya ng Lord, no? So if you are blessed because what God has done sa buhay mo, yung emotion na yan, magbubunga sa iyo ng pagsamba. No? Dapat may bunga.